episode 5. Dahil ngayon, guys, nandito tayo sa City of Smiles sa Negros Occidental, Bacolod! Oh my God! Ito ang lugar ni Ate Irene. Dahil mga ka-twinkle, since nandito na tayo ngayon, pupunta tayo sa Manukan Country. Dahil susubukan natin i-try din ang kanilang mga sikat na mga pagkain dito. Lalong-lalo na ang inasal. Chicken inasal. So samahan niyo kami mga ka-twinkle. Let's do this! So guys, ito mga kasama ko kasi pasensya na kayo kasi gutom na kami lahat. Kaya dinala nila kami dito sa IDAS, dito sa Manukan Country. Isa to sa mga sikat na kainan dito sa Bacolod, mga ka-twinkle. So samahan niyo kami dahil share ko sa inyo kung ano po yung mga food na itatry namin tonight. Actually sila mga ka-twinkle, mga pinsa ni Ate Irene. Di ba? Ganda o. Naka-green talaga siya. Angelino siya. Parang ordering pa lang natin, Angel lang nasa menu lahat. Ay, grabe ka naman. Grabe ka naman, Sisi. No, Sisi. Dito kami. Ito na mga ka-twinkle. Order kami ng kanin. 38. Bibenta din namin eh. Di ba mag-rise kay lahat? Yes, ikaw at Angel. Of course na. Ilan? Of course na. Hindi siya nag-rise ngayon. Diet siya. Sana ko. Anong masarap doon, Ben? Garlic? Gusto niyo yung garlic, Te? Yes. Ayun na lang, anim. Para try na namin. Ay, gusto ko itong isol. Di ba yung isol yung puwet? Kumakain ka ng puwet? Kumakain ka ng puwet. Ako? Pag-uhal ko. Gusto ko isol, kuya. Tigi-tigi sa rin kami. Ay, gusto ko titikman tong heart, yung puso ng manok. Okay kasi. Ano laman ng beef? Ayun, saka dalawa noon. Ano bang gusto nyo, Sisi? Ano yung bulo? Chicken skin. Ah, saka isa niya. Palitig. Aanin yun, be, para tigitigis sa ko. Pecho pack? Ang pecho pack? Yung pecho? Walang kasama. Thigh part lang siya, tas leg. Ayun. Gusto nyo yun, be? Thigh part is pa. Parang malalaki ang puwet ng manok dito. Oo. Oh, oh. Manok. Ayan na, mga ka-twinkle! Dito pala nila ginagawa yung kanilang mga ano, inasal. Hi! Kita-kita nyo na mga ka-twinkle, ang dami talaga nila uling. Ito ang chicken oil, di ba? Chicken oil ba, di ba? Ito yung sauce. Chicken oil and sauce na ginagawa. Ang sarap ng yan part na yan. Oh my God! Ito mga ka-twinkle, yung iba't ibang part ng chicken na kanilang inihihaw. So, sa isang araw, tita na, nakakailang kayong gato? Napakarami siguro. 200 kilos per day na naluluto at weekends. Pero ang dami, no? Kasi ito yung mga laman loob. Ayan, favorite ko yan, yung ano, yung atay, tsaka ito yung ano, di ba? Puso? Puso ng manok. Ikaw, kumakain ka ba ng puwet? Ako, kumakain ko lang eh. Sabi niya ha? Mga ka-twinkle, pinayagan nila tayo nila tita dito na makapasok dito sa kanilang ihawan. Kasi gusto ko lang makita kung paano nila ginagawa yung mga sinuserve nila sa kanilang mga customer. Kaya, tanong mo, Tay? Emeline po. Emeline? Yes, si Ate Emeline, tuntok na tuntok ang ilay mo. Tuntok na tuntok ang ilay, habang nag-iaw si Ate Emeline. So yan guys, wait lang namin ang aming order kasi excited na ako matikman ng kanilang chicken. And then see. Diba, tita? Ito na ang unang-unang sinerve nila sa atin, ang ating kansi. Isa din to guys sa talagang pinagmamalaki ng mga taga-Bacolod.
ang perfect nito kasi 'di ba mahilig ako sa beef at ito meron siyang bone marrow. So titikman natin dahil dito talaga 'to galing. Mga ka-twinkle. Ayan, ang ganda naman ng kulay ng sabaw nila. Oh my god. Sabaw pa rin. Nung una alam niyo mga ka-twinkle, medyo nalilito pa nga ako kung ano yung pansi kasi pag bumibili kami nito sa Jetes Manukan, 'di ba? May Jetes Manukan. Masarap din yung pansi nila. Sabi ko, yung pansi ba, bulalo? Parang bulalo ba ng bakulod? Actually, para pala siyang bulalo na sinigang. Kasi may konting asin din ako na nalalasahan. Pero yung meat, yung karne na ginagamit, eh katulad din na ginagamit sa bulalo. Pero wala lang siya masyadong gulay. Parang ito lang yung pinakagulay niya. Yung konting repolyo, spring onions, at saka itong sili. Yung sili nga, hindi na pinutol eh. Buo na lang. Ayan na yung ating chicken! Oh my god! Ang ganda naman niya! Ito mga ka-twinkle, tingnan nyo ang kanilang bone marrow. Ang sarap po. Oh. Kahit papakin mo yan. Oh. Mm-hmm. Kahit walang sausawan, malasa yung sabaw. Alam nyo mga ka-twinkle, may nagsabi naman din sa akin before, yung bone marrow naman, healthy din siya. Sinasabi kasi nila, di ba, mataas sa cholesterol. Pero minsan kailangan din ang katawan natin yung bone marrow. Kaya ako, sobrang favorite ko to. Tsaka ang masarap sa ganitong mga ulam na may sabaw, sana malambot na malambot yung karne. Mm-hmm. Mga ka-twinkle, unang nguya pa lang, nadudurog na sa bibig ko yung karne. May mga litid-litid pa yan, ha? Ayan, oh, tignan nyo. May mga litid-litid pa yan. So malambot na malambot siya. Sarap. Mmm! So guys, try naman natin na kayo ng mga chicken dahil ito talaga yung inantay natin kanina pa. With garlic rice. Perfect na perfect to mga ka-twinkle. Kain ako ng konting kanin. Then take out na yung So guys, ito na mga ka-twinkle ang kanilang chicken oil. Yan na guys. So lalagyan natin yung ating kanin. Oh my god! Ang sarap naman. Then, gusto kong subukan yung kanilang puso. Ito yung puso ng manok. Pwede. Ito, no? Ito. Saka yung isol mga ka-twinkle. So, lagyan natin ng konting sausaw. Guys. Parang kami yung pagkain. So, guys, ito, ang subo na to ay para sa inyong lahat. Mmm! Ang sarap ng kanin. Ba't ganun? Sarap talaga ng mga ganitong ihaw, no? At ang swerte natin, guys, kasi dito tayo sa City of Smile. Siyempre, kung saan talaga nagmula ang mga inasal. Ate Lablab, di ba ang inasal? Alam po ang ibig sabihin ng inasal ay tinuhog ba? O tuhog-tuhog ba ang inasal? Tuhog. Tuhog, di ba ang inasal? Ang asal, parang asal. Ang sarap! So guys, ito kasi yung pagkain dito sa Aidas, dito sa country, dito sa Manukan country, sa Bacolod. Eh, ito yung una naming binisita ngayon. So, masasabi ko, ang sarap ng food nila kahit yung pansi masarap. Ay, taray! Iniisip ko bakit siya yellow? Dahil dito? Dahil din sa chicken oil, kaya siya malasa. Ewan ko ah, ako kasi mas gusto ko yung partner dito na kanin ay garlic rice talaga. No? Sa mga inyo. At ito mga ka-twinkle, ang picho. Ang paa. Ang kanilang chicken dito. So titikman din natin yan guys. Well, ito talaga yung favorite part ko ng chicken. Yung paa tsaka yung may thigh. Di ba hindi dry, no? Ewan ko ba, bakit yun? Mahilig kasi ako talaga sa ano, sa mga ulam na oily, na mga oily food. Kaya nga minsan, pinababawalan ako ng doktor eh. Kaya ngayon siguro, mga isang beses sa isang oras na lang ako kakain. Ang dami pa rin pala. Kainis. Ang sarap din ng chicken nila talaga. Bukod sa hindi siya matigas, tamang-tama lang yung pagkakaluto ng manok, yung pagkakaihaw ng chicken.
yung sarsa na nalalasahan ko para umaabot dun sa loob ng manok, hindi lang siya sa skin. Very nice. Mga ka-twinkle, iba talaga kapag authentic yung pagkain na kinakain natin. So ito, dahil dito galing ang inasal, perfect na perfect dahil na-try natin. Eh, bakit kayong umingit eh? Sabi niya. Ito na? Bone marrow with garlic rice. Toyo mansi. Namit! Namit good! Ang sarap mga ka-twinkle! Paparami yung kain ko nito. Lalo kasabay mo ito si Mama Otet ko. Sarap! Mga ka-twinkle, eto na yung isol. In fairness sa isol nila, napakalaki naman ito. Oh. Parang Thai part na rin eh. Damalila, di ba? Maliliit lang. Ang iso doon. Inis pa. Oh my God! Fresh to from Ihawan, mga ka-twinkle. Ayan. Oh my God! Bango! Tama! Sarap talagang titigas. Ang sulit pa nito mga ka-twinkle kasi yung mga food dito hindi ganun kamahal. Pero tingnan mo naman yung pagkain, ang lalaki nito. In fairness dun sa kanilang chicken as mga ka-twinkle, hindi siya puro buto. Meron talaga siyang laman. Actually, ito nga oh, pwede mo nang ulamin yung isang stick lang na ganyan. The best ng idols, guys. Kapag nagkaroon kayo ng chance, makapunta ko sa Bacolod. I-try nyo dito. Ang sarap. Affordable pa. Hello, hello mga ka-twinkle! Good morning sa inyo. So ngayon, bago kami umuwi ng Manila, actually, naghahanap kami kagabi pa ng piyaya. Pero since gabi na, wala kaming nahanap na store na open. At buti na lang meron dito sa airport. So bumili kami ng bongbongs dahil ito yung sikat na brand para sa mga piyaya at iba't ibang mga delicacies. So ngayon mga ka-twinkle, samahan ninyo kasi titikman natin ito. At ito talaga yung unang-unang pagkain ko ngayong araw. Sabi nga ni Bongbongs, ikaw lang talaga. Kaya sabihin ko lang kay Nono Rev, babe, alam mo na ha, ikaw lang talaga. Ba't ganun? Alam mo, parang ang sarap na ito sa kape. Parang siyang pancake na toasted, ano? Ang hirap mo yan pag umaga. Pindigit sa gilagid. Yaya? Yaya? Bangan to? Yaya! Parang yung kasi mga ka-twinkle, honestly, hindi ako mahilig sa mga ganito. Pero dahil madalas si Ate Irene, uwi siya ng Bacolod, lagi siya nagbibigay ng pasalubong kay Mama. So, nasanay na kami sa bahay na tuwing magagaling ng Bacolod si Ate. Katulad last time, di ba, umuwi siya ng Bacolod. So, pag uwi niya, meron siyang isang box na ganito. Masarap pala talaga siya sa kape. So, ito yung nagiging merienda namin sa bahay. Natutunan ko na rin siyang kainin. Hindi siya ganun katamis. Ano bang lasa nito? Para siyang brown sugar na may butter. Kasi hindi siya nakakaumay. Gusto ko ng coffee. Kaya mga ka-twinkle, dahil meron akong mga binili talaga na pasalubong din sa bahay. At bumili din ako ng pastillas. Dahil mahilig ako sa pastillas. Actually, marami din silang talaga main event. Dito meron silang mga biscotto at itong tinatawag nilang toasted muffin. Ito para siyang ano, alam mo yung kabayan sa mga bakery. Pero toasted siya. Favorite ko kasi yung kabayan. Kaya kumuha ako. So yun lang mga ka-twinkle. Share ko lang sa inyo lahat ito. Lalo yung mga kinain natin kagabi. At buti na lang din na natikman natin itong sikat na piyaya dito sa Bacolod bago tayo bumalik ng Manila.